Desidido raw ang mga pamilya ng ilan sa 7 estudyanteng nalunod sa Madlum River sa San Miguel, Bulacan na magsampa ng kaso laban sa Bulacan State University. Giit nila dapat panagutan ng universidad ang sinapit na kanilang mga anak. Makibalita tayo kay Charisse Victorio. Mag-aalas 8 ng umaga kanina ng matagpuan ng bangkay ni Michael Bartolome, ang 7 estudyante ng Bulacan State University na nalunod sa Madlum River sa San Miguel, Bulacan. Ayon sa mga rescuer, natagpuan ang katawan ni Bartolome na nakasiksik sa pagitan ng malalaking bato sa ilalim ng ilog. Agad na dinala sa punerarya ang labi ni Bartolome na dating miyembro ng grupong EB Babes. Ang 6 na kasama ni Bartolome na nasawi rin sa trahedya nitong Martes, nakaburol na ngayon sa kani-kanilang bahay. Kabilang na rito si Sean Rodney Alejo. Sa isang litratong ipinakita ng kanyang ama na in-upload daw sa Facebook page ng bulso, makikita ang mga bata kabilang si Sean Rodney na natrap sa gitna ng ilog bago ang aksidente. Makikita niyo yung litrato ron na siya yung nasa gitna at siya kanya nakakapit yung mga classmate na nakaligtas. At talagang I'm proud of my son. Sa gitna ng pagdadalamhati ng pamilya, desidido raw silang magsampa ng reklamo laban sa pamunuan ng Bulacan State University dahil sa umano'y kapabayaan nito. Wala rin daw kumakausap sa kanilang kinatawan ng universidad kaugnay ng nangyari. BSU, yung sinasabi niyo pong waiver na pinapirmahan niyo is not enough para sabihin niyo na wala kayong responsibilidad sa mga estudyante. Iaayos ko lang po yung pagkalibing ng aking anak at alamin natin yung mga proseso kung paano tayo makakapagsampa ng kaso. Ang ina naman ni Helena Marcelo, isa rin sa mga biktima. Hindi raw alam ang itinerary ng field trip ng anak. Gaya ng pamilya ni Sean Rodney, aalamin din daw niya mga detalye tungkol sa aksidente. Nararapat lang daw na may managot sa nangyari. Magalit man ako ng magalit. Bayaran man nila kami. Mababalik, matutumbasan ba yung buhay ng anak ko? Binalikan ng GMA News ang rutang dinaanan ng mga biktima at kanilang mga kaklase na pawang mga first year tourism students. Ayon sa isa sa 3 tour guide mula sa Madlum Guide Incorporated, banayad pa ang tubig sa Madlum River ng daanan nila bandang alas 2 ng hapon papuntang Madlum Cave at Mount Manalmon. Makalipas ang isa't kalahating oras, bumalik na raw ang kanilang grupo habang hindi pa malakas ang agos sa ilog. Pero nagpaiwan daw ang 5 estudyante sa may ilog para magpakuha ng litrato. Pero bigla na lang daw lumaki ang tubig at tinangay ang 5 kabilang ang ilan pang nasa pampang. Hindi namin alam na ganun pala yung kalakas sa bundok. Kasi hindi to, ambon lang. Yung dati naman po, ang karaniwan, 1 oras bago ano yun, unti-unti yun, mabagal. Yung po talagang bigla. 2 sa mga estudyanteng tinangay ng tubig ang nakaligtas, pero nakararanas ngayon ng matinding trauma. Masama rin daw ang loob nila na tila sila pa ang sinisisi ng tour agency sa nangyari. Iginiit nilang hindi sila nagpumilit na maligo sa ilog at tumawid doon. Sa ngayon, sarado na muna sa publiko ang lugar kung saan nangyari ang aksidente. Nagsasagawa na rin ng investigasyon ang lokal na pamahalaan at ang pamunuan ng bulso tungkol sa nangyari. Pinagpapaliwanag na rin ng Commission on Higher Education ang universidad tungkol dito. Maaring maging liable din ang mga paaralan kung ito'y inahayaan lang nila. Kasi kung walang relasyon yan sa pag-aaral nila. Charisse Victorio, nagbabalita, Pilipinas.